Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sino yung ginagawa nating paghihiganti? We're not evil. We're just getting even. Tinatanong nga dito ni Lynette itong si Giselle kung hanggang kailan nga daw sila maghihiganti dito nga kay Moira. At ang sagot naman dito ni Giselle kay Lynette na hindi naman daw physical ang ginagawa nilang paghihiganti kay Moira, kundi even dahil hindi naman daw sila evil. Kung ano daw ang mga ginagawa ni Moira sa kanila ay ibinabalik lamang ni Lynette at Giselle. Samantala, hindi naman nagustuhan ni Zoe nang makita niya itong kanyang ina na puro putik nga ang suot nito dahil sa ginawa ngang paglilinis doon naman sa labas ng butik kung saan ay ipinagtatapon dito ni Moira kay Lynette ang mga nasabing figurine na may mga halaman. At dahil dito, pinaglilinis nga itong si Moira. At ito namang pinagbuntungan ni Zoe itong si Annalyn ngayon. Kaya kitang-kita naman natin kung papaano sinasaktan ni Zoe ito nga si Annalyn. At nilapitan niya nga ito at sinambunutan dahil sa hindi niya nga mahanap itong si Lynette kung nasaan. Samantala, habang nagre-relax naman itong si Lynette at Giselle dito nga sa isang bar, ay sa hindi inaasahan ay nakita naman ni Giselle itong nga reporters na nagpakalat noon sa kanyang sikreto. At nakakuha naman ang idea itong si Giselle na ito ang kanyang gagamitin upang ungkatin ang mga sikreto din dito ni Moira at ipapalabas. At ipinakita na nga ni Giselle sa taong ito ang larawan at video na kanyang ilalantad at ipapakalat sa buong social media. At naking gulat naman ni Ibo na larawan nga ito ni Moira. At wala naman magawa pa ito ang reporters kung ayaw niyang makasuhan dahil sa kanyang ginawa noon dito nga kay Giselle. Kaya pumapayag na rin siya sa mga gustong mangyari dito ni Giselle na siraan at mas ikakalat pa ang mga sikreto na mga itinago nga dito ni Moira sa kanilang lahat. At isa na nga dito, ang sikreto ni Moira tungkol sa pagkatao nga dito ni Zoe na hindi itong si Dr. RJ ang tunay na ama nito, kundi ay ito ngang si Dr. Carlos Benitez. Samantala, dito sa Estridge may mga dumating naman na mga mangliligaw dito ni Annalyn. At isa na nga dito itong si Nico na naging pasyente din noon ni Annalyn na kanyang naisalba. At dito niya hinanap itong si Annalyn at bigyan nga ng bulaklak. Subalit ang natanungan nito ay walang iba kundi itong si Regan. At dahil sa silos din itong si Regan dito kay Nico, ay napilitan naman ito na itanggi itong si Annalyn na nandun daw ito sa medical mission. Subalit ay hindi naman ito totoo dahil ay may nilalakad lamang itong si Annalyn kasama nga itong si Dr. Carlos Benitez. At dito niya na sinabi kay Nico na wala daw itong si Annalyn dito nga sa Eastridge. At inaabangan din natin ang muling ang pagbabalik ni Harry dito nga sa Eastridge at magkakasama itong si Dr. Carlos Benitez. At ito na kaya ang susi upang malaman ng lahat tungkol dito sa tunay na pagkatao nga dito ni Zoe. Kung aaminin na nga ba ni Carlos Benitez dito sa kanyang anak na si Harry na may isa pa pala siyang kapatid. At walang iba kundi ito ngang si Zoe ngayon na hindi pa rin niya masabi-sabi at maamin na itong si Zoe ay kanyang ate dito ni Harry. Kaya yan ang ating patuloy na pagkaabangan dahil mas titindi pa nga. At kung sino ang papaniwalaan dito ni Dr. Tanya kapag napanood na nga niya ang nasabing video at mga larawan dito ni Moira. Kung anong klaseng tao nga ito. Kaya manalig na lang tayo kung talaga bang kaya bang tanggapin ni RJ kapag nakita niya ang mga video na kumakalat ngayon dito nga kay Moira na isa pala itong magnanakaw. Kaya yan po ang ating karagdagang latest update mga idol. At huwag niyo po sanang kalimutan i-like ang video na ito. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood dito sa aking munting channel. Yan lang at maraming salamat.